International League Chapter 481. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ipinakita nga talaga ni Coach Ansay ang bagong play, ang run and gun with a 5-man ball rotation. Kaya naman dito nga kahanga-hanga talaga ang pinakita ng upunan ng Shoko. To the highest level talaga ang chemistry ng mga to. Hindi matatawaran ibang klase sigawan ng mga tao dito ay. Haba naman syempre si Coach Ansay na to, ang isa sa pinakamatalinong coach dito sa pinakamataas na liga at ang taong tumaalo sa kanyang guro. Ha! Coach Ansay lang to, sigaw nga nitong si Ayako at dito'y tama ang sinigaw ng babaeng yon. Tinatanggap ko na ang aking pagkatalo mula kay Ansay. Mahusay, magaling at hindi na gaya ng dati. Ha! Nalagpasan mo na ang iyong guro, Ansay. Wika nga nitong si Coach Mendez. Ngunit sa kabilang panig nga ay tinawag nga nitong si Coach Maker itong si Coach Pidel at nagwika nga. Psst, Pidel, alam mo ba kung sino talagang tunay pumapatay sa atin? Hindi yung may pulang buhok yung si Kaede Rukawa, yung ace nila. Siya ang taga-set ng play at taga-timon kung maaari sa kanila. Siya rin ang silbing decoy nila dito sa loob. Bawat atake niya ay nagkakaroon ng buta sa kanyang mga kasama. Kaya kailangan ng mawala yan. Nga nitong si Coach Maker, kaya naman dito ay... Tama ka, Coach. Kailangan nang mawala ang isang Kaede Rukawa. Sa kauna-unang pagkakataon din sa pinakamataas na liga, gagawin natin ang alas. Ang alas na kailangan gawin upang manalo. Pasensya na kung sinong masagasahan dyan. Wika nga nitong si Assistant Coach Pidel sabay senyas nga dito kay McGonat dito nga. Kanina ko pa hinihintay ang senyas na yan. Sige, huwag kayong mag-alalang dalawa. Matatanggal na ang isang Kaede Rukawa sa larong ito. Tinitiyak ko yan at hindi na siya makakabalik pa. Wika nga ng isang McGonat dito nga. Team, tayo ulit. Kailangan nating makapuntos. Masyado na silang umaalagwa. Kailangan nating basagin ang kalang momentum. Wika nga nito nga. Rivea at dito nga ay biglang ang pinasa ang bola dito kay McGona at itong si McGona ay dali-dali ang pinipisikal itong si Rukawa at dito ay nakakapanibago. Tignan nyo itong si McGona. Itong si McGona ay si Rukawa ang kanyang inaatake. Parte ba to ng kanilang plano? Dinadaan ba nila sa mismatch? Ngunit hindi naman mismatch ang laban na to ah. Wika nga nitong si Mr. Smith at dito ay sige, bumangga ka lang. Bumangga ka lang ang gusto mo. Bibigyan ko ng sukli lahat ng ginagawa mo. Ungang wika nitong si Rukawa at dito ay haba talaga. Hindi kita papayagan na mapigilan ako. At ang tunay na tanong, makakabalik ka ba? Wika nga nitong si McGonat dito nga ay isang fake at paglipad nga nitong si Rukawa. Napaisip nga siya. Ano? Ano yung sinabi niya? Yung sinabi niya na makakabalik pa ba ako sa laro? Ano? Ano ang ibig sabihin niya doon na? Wika nitong si Rukawa dito nga ay biglang ang linapag ni McGon ang kanyang mga paa sa landing spot nitong si Kaede Rukawa na siyang kitang-kita nga nitong sa kuragit dito ay Rukawa! Umilad ka! Binaba niya ang kanyang mga paa sa landing spot mo. Yan ang kanilang plano. Ang tanggalin ka sa laro. Ingat Rukawa, ilag mo. Wika nga nitong Sakuragi dito eh. Tama, tama nga ang sinabi nitong Sakuragi. Ngunit malabo, malabo nang maiilad pa ni Rukawa ang kanyang mga paa. Wika nitong si Miyagi at dito nga ay. Aray ko, naapakan ko ang paan nitong si McGon. Delikado.
Halos hindi ko na maramdaman ang aking paa, nanginginig at talagang wala na sa ayos. Wika nga nitong si Rukawa at dito nga ay natawagan nga ng technical foul ito nga si Maggon sa pagnakita nga ito ng referee at dito nga ay. Oh, pasensya kay Dirokawa. Hindi ko sinasadya ang lahat ng yon. Talagang umapak ka lang sa paa ko. Rep, hindi ko sinadya ang lahat ng yon. Wika nitong si Maggon at dito ngay. Ha? Patay ka, Rokawa. Nadali ka ng aking pamatay. Out of the game ka na. Bulong ni Maggon sa kanyang isip. Kaya naman dito ngay. Walang yaka. Huwag mong sabihin hindi mo yun sinadya sapagkat kitang-kita ng dalawa kong mata na talagang sinadya mo. Yun ba ang tanging paraan nyo upang talunin kami, di ba? Mga underdog lang kami. Bakit nyo kami dinadaan sa dahas? Wika nga nitong Sakuragi at dito nga ay. Sakuragi, tumigil ka na. Baka ikaw pa ang matechnical dyan. Delikado ang ating kalagayan pag natanggal ka sa laro. Lalong-lalo at wala na si Rukawa. Wika nitong si Ayako at dito ngay pagbuklat. Aba grabe, grabe ang tama nitong si Kaide Rukawa. Ang kanyang kaliwang paa ay talagang namamagana at talagang hindi na niya mahiyakbang pa. Walang ya talaga tong Maggon na to. Ito pala ang plano sinabi nitong si Coach Maker sa kanila. Walang yang kupunan tong mga to. Wika nga ng galit-galit na tagahanga ng kupunan ng Shokot dito ay. Grabe. First time on my career na makaramdam ako ng itong klase ng injury. Na-dislocate na ata ang paa ko. Huwag naman sana. Ngunit bakit ganito? Para wala na akong paa. Sobrang sakit at sobrang nanginginig. Ibang klase ang sakit nito. Hindi ko na maramdaman pa ang aking mga paa sa sobrang sakit. At ramdam ko yung maga. Wika nitong si Rukawa. At dito ngay. Hindi na ata kaya maglaro nitong si Kaide Rukawa. Magpalit na kayo ng manlalaro. Ito yung referee's time out lamang. At kailangan na natin ipagpatuloy ang laro. Huli nga. 39 seconds na lang nalalabi sa unang yugto. Kailangan nyo na magpalit. Wika nga ng referee. At dito nga ay itong Sakuragi ay talagang naninisig. Walang yaka, Maggon. Eto pala ang plano nyo. Hindi ko maasim na hindi babawi sa'yo. Walang yaka. Bibigyan kita. Eto pala ang gusto nyo. Dadanak ang dugo dito, panigurado. Wika ng galit na galit ay Sakuragi dito ngay. Bigla nga siyang linapitan ni Coach Anse. Nagwika nga. Oo, ramdam ko ang nararamdaman mo, Sakuragi. Alam kong punong-puno ka ng galit. Ngunit isang tabi mo muna yan pakiusap. Sapagkat pag yan pinagtuunan mo ng pansin, panigurado, talo tayo. At wala na, at nawala ng tuluyan ang sakripisyo ni Rukawa. Wika nitong si Coach Ansay. Ano kayang kakalabasan ng labanang ito? Ang lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.